lagi kang nalilito. Bakit sa palengke siya? Mamamaling ko siya. Ang init doon. Nantay po namin si Mayor. Tingnan dito kayo. Dito, umuwi lang ako para mag-volunteer. Wow! Nice. Ang maganda ng video. Naka-live to. Naka-live yan. Si Ate Mayor. Si Ate Mayor. Pati may mga mayroon kong daughters. Mayroon kong gusto kong batiin. May dala akong dami. Ah, wala akong mga. Ano kayo? May comment dito si Ate, babes. Nantay ka, papapicture. Ganyan din kami na kami pwede. May comment dito o, ganda ni Ate. Thank you po. Oh, thank you daw. Pwede nga daw hingin daw yung number mo. Hingin yung number ko. Ito na lang, bigyan ko yung baller. Supportahan natin. Ayon. Dalawa po ang anak ko. Sige, mula pa. Hanggang ulo. Uy, ito pala newscaster natin. Mag-report ka na. Nandito po tayo live sa ano? Nandito po tayo ngayon live sa. Anong lugar ko? Uy, ikaw pa samantala ang reporter. Sige na. Tayo po ay nag-aabang sa pagdating ng Agila. Si Mayor. Ay, okay. Nag-agid na yun sila. Kung kumangapil din, ayaw na magbalik ka. Ayaw mo pakita na ako. Ayaw na magbalik ka rin sa akong mo. Pagkita, pagkain ko po yan. Pagkain mo na ako. Ito, makangi ako ninyo. Okay. Ako'y dapat buhang yun sa akong tao. Pero ako din ako nagkasulti. Tuhin ko ninyo. Tala. Pero kaling atong kandidato ba, mga maayong tao man eh. Tabangin ninyo. Pakangin ka rin, no? Ayaw lang bukta ang ayaw burot ang mga gwapa nga rin, ha? Ang singalor. Ang singalor. Diyan sa Diyago, si? Diyan lang, Naiman. Love you, Mayor. We love you. Singalor, ano? Ano, ulit na? Nagdog na siya sa ako? Kaon ka pa rin yun? Nagdog na siya? Kaon. Nagdog na yung tao. Kingat ka. Kana si anak-anak na si Alan. Pero wala na. Dili madiskubrihan niya yung kabuhan ng binay. Oh, si Alan kita ko sa ilan. Ilan to kabuhan sa ibanak. Tuwas yun. Anak na si Alan. Pero mayong tao. Right? Kung boto mo lang muna ko, tutungin na lang si Alan. Yes! Ito na yung naumong. Kaya dili ako ang vice presidente. Diba? Gusto natin ang tunay na pagbabago, pero ang nangyayari, sila lang ang may pagbabago. Sila lang ang gumaganda ang buhay, no, palagi. Pero ito po, nung napakinggan ko po ito, si Mayor Duterte dati nung magsalita, at nakita kong maging liderato siya sa lalawigan ng Davao po. Nakita natin po yung pagbabago. May pruweba. Sabi ko, babantayan ko itong mamanto. Meron to. Nakita ko po ang pag-asa kay Mayor Duterte. Kaya tayo na nararamdaman. Diba? Ay, nagbago na sa likod eh. Sabi ka, ano ba? Ano ba? Mamaya pa. Ako na ba? Ako na daw, tunay. Sa ito, tunay na pagbabago na to. Ako na. Meron po akong kinupost na kanta para kay Mayor Duterte, para sa ating bayan, para sa inyo. Let's play it!
Pwede niyo po ako sabayan. Iba't naghihirap ka na, bakit maghahanap ka pa? Nalulungkot ka lang sa matuwid pakay nila. Nais mo ng pagbabago, lagi kang nalito. Huwag ka nang lumayo, pag-asa ay naririto. Huwag ka nang mag-ibig sa sinasabi ng iba. Nililigaw ka lang at nililing lang nila. Huwag kang pagtatala sa pasimira ng iba. Lahat sila'y gusto na, ngunit nagugutom ka pa. Hindi na tayo maniniwala sa mga pangako. Hindi naman ginagawa, iaalay sa'yo ang buhay ko. Tungo sa tunay na pagbabago. Hanggang tayo'y may paninindigan, sama-samang ipaglaban. Hindi matatakot, hindi maantras. Lalaban ako kasama nyo, talumpay ng Pilipino. Di ba't naghihirap ka na? Bakit maghahanap ka pa? Malulungkot ka lang sa matubig pa kay nila. Nais mo ng pagbabago, lagi kang nalilito. Huwag ka nang lumayo, pag-asa ay naririto. Huwag ka nang pakinig sa sinasabi ng iba. Nililigaw ka lang at nililing lang nila. Sapat nang gumising ka, lahat sila'y usog na, ngunit nagugutom ka pa. Hindi na tayo maniniwala sa mga pangako. Hindi naman ginagawa, ipaalay sa'yo ang buhay ko. Tungo sa tunay na
walang talent fee. Andito kami para supportahan si Duterte. At tulad po ninyo, andito kami, nagsasakripisyo para sa bayan. Hindi po tulad ng mga bayarang artista na pinili ang negosyo kesa sa bayan. Habang tayong lahat dito nagsasakripisyo para sa tunay na pagbabago. Alam po ninyo, galit po kami sa mga bayarang artista na iniindorso ang mga walang kwentang kandidato. Galit kami sa mga bayarang artista na iniindorso si Mar Rojas. Na isang napakalaking sinungaling! Alam po ninyo, noong linggo, kami po ay nakiisa sa ating mga mahal na OFW sa Hong Kong, kung saan sila ay nag-organisa ng isang malaking rally para kay Duterte Cayetano. Libo-libo po mga OFW ang pumunta doon. At katabilang po niyon ay kasabay, sinabayan po ng rally ni Rojas. Alam po ninyo, sabi sa balita, sabi ni Rojas, libo-libo daw ang pumunta sa kanyang rally. Nilangaw po si Mar Rojas sa Hong Kong! Libo-libong mga langaw ang dumagsa sa rally niya. Nakita ng media, ng malalaking TV, ng mga malalaking TV stations kung gaano karami ang supporters ni Mayor Rodney Duterte sa Hong Kong. Binabati po pala namin ang mga mahal po nating OFW ngayon sa Hong Kong at sa buong mundo na nanonood po sila live streaming po. Galit po kami sa mga bayarang artista na iniindurso si Binay! Po ang nagpayaman sa Makati. Anong ginawa niya sa Makati? Ginatasan niya ang Makati. Sabi ko ay nakakita ng City Hall na mas mahal pa ang building kaysa sa mga building sa London. Parking space pa lang po, milyones na ang halaga. Ultimong banyo! Daang-daang libong piso ang ginastos, dinakaw ang pera ng bayan! Kaya pag nanakaw ka, Binay. Tayong itanong kay Mar. Mar, nasaan na po ang pondo ng Yolanda? Sagutin mo lang eh, Mar. Galit kami sa mga bayarang artista na iniindorso si Grace Paul. Dahil siya ay dating American citizen, itinakun niya ang kanyang pagka-Pilipino at ngayon gusto mo tumakbo bilang Pangulo. Nini isang batas wala ka na ipapasa, madam po, ambisyosa ka. Lalabas ito sa malaking TV stations. Dahil po meron pong media blackout si Duterte. Dahil natatakot po ang kanyang mga kalaban, hindi niya pinapakita kung gano'n tayo marami. Kaya